Magro-roll na tayo, hoy. Tara, may kausap pa ako eh. Mga kapatid, welcome na naman po sa isang kahindik-hindik na kabanata ng Wasak. Ay, welcome, tol. Ay, nako. Ako po, si Lord De Vera, yung lingkod. Kasama po natin. Ang pangalan mo ulit? Si George. George. Kaya ka tayo ganun ba yung boses mo? Hindik-hindik. Oo naman, kasi Halloween, tol. At syempre, dahil Halloween ngayon, mga kapatid, special nating bisita, nako, ang daming fans itong babaeng to. At isang tao lamang ang nababagay sa okasyong ito, mga kapatid. Ang tunay na horror queen. At hindi po si Chris Aquino, ha? Ang tunay na horror queen ng Pilipinas, mga kapatid, si Miss Lilia Contapay. Magandang gabi sa iyo. Nanay, congratulations po sa success na tinamasa po ninyo. Best actress, pinag-usapan po kayo. Galing po kayong Italy. Napadala kayo at ang dami niyo ng fans all over the world. At this late na stage in yung career, inasahan niyo bang bubuhos ito mga to? Hindi ko po inasahan ito. At nung nag-umpisa ako magtrabaho sa showbiz industry, ang aking ginawa nung nandito na ako sa ating hanap buhay, kung ano yung ibibigay nila sa akin na trabaho, pinagsisikapan kong gawin na ayon sa kanilang kagustuhan. Hindi po ako nag-antay, pero nakalipas na po yung 33 years nung nga po last year, nahiram po sa akin yung award na yun. Bakit po kayo naiiyak, Nay? In the sense, sir, kung kailan ako, eto na ang edad ko. At the age of 73, doon po na ibigay sa akin yung award na yun na hindi ko pinangarap. Makikita niyong medyo teary-eye ako kasi wala na akong paghahamdugan na mga magulang. Hindi po kayo nagkaasawa at saka nagkaanak? Umibig din po naman ako. Pero hindi po siguro na materialize. Iniwasan ko na po, eto pa ako, single pa rin. Kaya naman, blooming na blooming pa rin si nanay. May mga single pa dyan ng mga bayaw. Oo. Kayo ba naghahanap pa rin hanggang ngayon, Nay? Ang pag-ibig dumarating, umaalis. Meron naman pag-ibig na naglalaro, meron din naman pag-ibig na nagpapatotoo. Ito, Nay. Ano ba tingin mo dito, Nay? Mapaglarong pag-ibig ba yan o ano? Sir, hindi naman. Hindi naman. Tapat. Tapat. Oh, tapat ako, promise. Ayun. Kasi ang pag-ibig, hindi pwedeng paglaruan yan eh. Narinig mo yan dyan. Kaya pag-ibig, halimbawa, pag-ibig mo sa iyong hanap buhay, ito yung naglaruan mo yan, anytime, mabala yan. Talo ka. Oo, tama mo yan. Sino ang talo? Siyempre ako, kung ako ang gumawa nun. So, don't. Ngayon mo pa pag naglalakad kayo sa publiko, gumawa nga nakasulubong kayo, yung pangalang Lilia Contapay ba eh, tinatawag na kayong, oy, Lilia Contapay, o parang, oy, ikaw yung sa ano, di ba? Yung sa... Ikaw yung, ano, white lady, di ba? Actually, nung bago-bago pa lang ako gumaganap ng mga ganon, mga horror, eh, meron yung gumaganap sa akin, yung... Baya, pangit-pangit naman pala yung matandang yan. Lahat po yung direct, tiniis ko. Nararamdaman ko na para akong inaapakan, para akong... tinutuya, ina-underestimate, tiniis ko po lahat yun. One time lang ang nangyari, nagalit ako at nakasakit ako ng tao. Ah, ganun ho ba? Pakikwento po ito. Noong ginawa namin yung pelikulang aswang, eto na po. Punta pa sa tundo yun. Noong ipalabas na, meron isang couple na nanood ng showing. Eh, doon naman yung time na nanood naman kami ni Aisha, ni Miss Alma Moreno, and ex-mayor Joey Marquez. Pero ako po nahuhuli. Meron po isang couple na dinuro akong gano'n. Ikaw ah, pag nakunan mo yung asawa ko ha. Oh, gano'n? Opo, hampingin daw ako at papatayin. Hindi po ako basta nabibigda sa gagawin ng aksyon. Ready po ako anytime. Kung anong gawin mo ako, ready po ako. Eh di sinapuko po yung kamay, tinartartal ko ng 3 times, inisping ko sa liig. Sabi niya Aisha, Miss Aisha Figuera, may tama na yan. Kaya ikaw na lalaki o mister o sino ka man na nasaktan ko, sorry. Kasi kung hindi ko nasangga yung kamay mo, malamang bulag ako ngayon, sorry. Natakot sa inyo? Yun na nga po, baka raw nga akong makunan yung asawa niya asawa dahil na. Nanood po ng pelikula kong aswang sir. Ito yung 6 degrees of Lilia Contapay nga. Apa, sir. Nung unang may lumapit po sa inyo na gagawa ako ng pelikula, kayo ang bida tungkol sa inyo,
Ano yung dating sa inyo? Parang seryoso ba tong taong to? Kasi hindi naman araw-araw na nakakarinig ka ng ganong offer, nanay. Ang plano ko kasi, maghinto na po ako, sir, noon. Magre-retired na ako. Ang hinihiling ko lang sa aking mga producer, sa aking mga director, hindi ako humihingi ng anumang financial support. Kundi ang hinihingi ko sa inyo, ay sana huwag nyo naman ako kalimutan. At kung meron naman akong pwedeng ibahagi sa anumang project na ginagawa nyo, pwede bang bahaginan naman ninyo ako? After 1 week yata, meron na po ito. May pumunta sa akin. Gusto raw nilang isa pelikula yung Talambuhay ko. Nagulat ako, sir. Sino ba si Lilia Puntatay na interesado kayo na isa pelikula ako? Sumusugal kayo? Na kung kikita ba yung buhay mo? Kikita ba yung gagawin nilang pelikula? Sabi ko, hindi. Sabi ko, sorry po. Hindi ko na po gagawin yan dahil na-mention ko na maghihinto na ako. Bumabalik po, bumabalik. 3 times si Direk. Direk Antoneta Downey, nakikinig ka. Thank you. The 3rd time na pumalik sila sa akin, pumayag na po ako. So, pakipat pa kala kayo na una? Kasi, baka naman po magalit sila sa akin pag hindi po sila kumita. Kasi hindi naman po ako si Capser . Nagpunta ko kayo ng Italia, Nay. Anong ginawa ninyo sa Italia? First time nyo ba makaalis ng ano? Actually, sir, hindi naman for abroad, hindi naman po first time yon. Isa yung pelikula ko na may tumagat na 6 degrees separation from Lilia Kuntapay na kinuha po for abroad. So, invited naman po ako sa film festival po nila. Go naman po ako. Na-happy naman po ako kasi nakita ko naman po yung pagtanggap nila sa akin, yung mga Italians. Gagawa pa ng mga Italiano na yun, no? Opo, ang gugwapo. Nung nandun ako, yun na nakakatawa. Hindi ko alam ng mga Italians, ina-expect nila na bata ako. Nung makita na ako, sino raw si Eugene Domingo at sino raw si Lilia Kuntapay. Hindi naman pwede ako magsalita. Ako si Lilia Kuntapay. No, I did not wait that. I did not wait for that. Eksena. Sabi ko, dapat naman siguro nung somebody will introduce me. So, they did that. Nagtaka siya na sir. Dahil nagawa ko parang na pumunta ron, 18 hours fly. Sabi ko, tawag po ng pangangailangan ko. Tontuwa sila sa'yo, Nay. Naku, ang dami nga sir, pinagawa sa akin. Andyan yung ipakita ko raw yung iba't ibang acting ko sa horror. Binigay ko naman sir. Gano'n mo ba kahirap umarte ng horror, Nay? Ang pag-arte po para sa akin, alimbawa na lang, pagdating na sa horror, iniisip ko muna kung paano ko ilarawan yung gusto ng director ko. Okay. Ngayon, pag sinabi na, come on, do it now, Lilia, gagawin ko po doon. Pag hindi tama sa director ko, for the 3rd time, 2nd time, 3rd time, Direk, sorry, hindi ko kaya. Humanap na kayo ng iba. Pero pag natuwa ang director ko, I think, it is already effective, di ba po? Mahirap yata na yung maghahanap ng iba kasi parang wala yata talang kayong kaparis dito sa trabahong to. Bago kayo humarap sa camera, nagsimulang humarap sa camera, na sinasabi po nila na kayo ay talent supplier. Opo, nung pagkatapos po ako mag-retire ng optional sa aking pinanggalingang firm, inisip ko po kung maubos yung pera ko, saan ako ngayon pupunta. Naisipan ko po ito. Pag-aralan ko ito, kaya ko ba ito? Paano po kaya napunta sa harap ng lente ng camera? Merong one time po kasi eksena sa isang pelikula. Meron po kasing eksena doon. Yung isang karakter doon is supernatural. Mababarang, aswang, mangkukulam. Kasi po yung food na gusto, andun po yung mga sariwang atay, sariwang lapay, mga ano? Lamalong. Iba't ibang ano, lamalong. Balunan. Ito na. Take na. Sige, kainan mo na yan. Kainan. Asan yung food ko? Akin na yung food ko. Nung isusubo niya, nandidiri. Ang sabi ni Direk, pwede ba kainin mo na para okay na tayo? Ayaw, hindi maisubo. Naisipong ko po doon sa kaibigan ko yung ano, yung props. Kunin mo nga, tingnan mo. Masarap ba yun? Masarap. Binigay sa akin po yung pinggan. Binamput. O yun, dahil kailangan pala magkamay ka, dinampot ko po, sinubo ko. Nalasahan ko po, masarap pala, matamis pala. Ninuya ko na po.
nilunok mo na po. Huh? Yung pala, hindi ko napapansin po, hindi ko nararamdaman na yung pala, mga dugo-dugo dito, lumabas na, yung lumawa na ako. Nakunan na pala po ako. Yun po ang unang-unang alam ko na nagustuhan ni Director Kigaliaga. Buti nilang Ilocano kayo, malaman loob. Yes, sir. Ilocano po ako. Nakatakot bigla yung post. Yes, sir. May interview kay Direk Peke noon eh, sinabi niya, si Lilo Contrapay, hindi siya mukhang aswang. Aswang talaga siya. Nay, baka aswang talaga kayo, hindi niya sinasabi. Tayo-tayo lang naman. Hindi naman, sir. Mabait po ako, sir. Pero pag umpisahan mo at hindi mo tinapos, akong tatapos. Patay-tayo dyan. Pero magaling din kayo sa drama. Hindi ko sigurado, sir, pero susubukan ko. Kunyari, mag-boyfriend tayo, niloko kita. Nabuntis ka niya, tapos iiwanan ka niya na. Hindi, gusto kong magalit ka, tapos sasampalin mo ako. Andre, hindi ko nang yata na magagawa yun. Sampal lang na gano'n. Kumain nga ako kayo ng atay. Kumain na nga kayo ng atay, sampal pa. Game. Yan. Game tayo na yun. Shirley, baka huling pagkikita na natin to. May iba na akong mahal. Bakit naman binigla mo ako? Pasensya lang. Di ba pangako mo naman sa akin, di mako iiwan? Eh, nagbabago ang ikot ang mundo eh. Oo, oh, alam ko naman yun eh. Handa naman ako nun eh. Ang diferensya lang paano ako yun. Eh, alam mo naman, tagtumpan na yung camp ko. Ano nang mangyayari sa bata? Mas mahal ko yung kapatid mo eh. Ah, mas mahal mo yung kapatid ko. Eh, bakit hindi na lang una? Siya ang unang niligawan, no? Bakit ako dinamay mo pa? Siya na, nagkamali ako. De. Siya pala ang mahal ko. Hindi. Hindi ikaw. Ikaw naman kasi, umigay ka na agad. Ibibigay ko sa iyo ang kalayaan mo. Pero, antayin mo, babalikan kita. Ang hina. Palakpakan natin! Palakpakan natin. Pwede naman pala eh. Galing. Nanay, kayo ba mismo? Parang may pinagugutan kayo na eh, habang inaanin nyo ah. Hindi, anak. Nangyari ba sa totoong buhay mo yun? Yun na nga, yung love affair ko eh. Yun na sinasabi. Hanggang ngayon ba, mahal mo pa siya? No. Hindi na. Sinasabi niyo lang yan, nay. Sinumpa ko siya ng 20 years. Uso noon ang conjugal testament for a lover. Ano, paano mo? Ano ibig sabihin? Eto ah, padudugin nyo yan. Ay, may gano'n nun? Yes, sir, direct. Papaduguin nyo? Yeah. Yan. Paduguin mo yan. Petrobaka dyan, Lilia. Ano pangalan po ng boyfriend? Pero ganda ng ngiti bigla. Ano pangalan mo ng boyfriend? Biglang nag-flashback. Na lang, nagbablash yun. Biglang nag-flashback. Off the air na lang. Kayo po ay never been kissed, never been touched. Ay, direct naman. Ipokrita naman ako kung sabihin ko I am of that kind. Hindi ako wasak. Hindi ako wasak. Buo ako. Dito muna ako. Yan, tama yan. Talakaman ang sleep. Ganyan, ano masasabi nyo ngayon sa mga kabataan na mga naka-shorts? Kita na yung lapay. Mga ganyan. Tsaka kuyukot. Mga magulang sa Euro ang uunahin ko. Hindi porket makakatipid kayo sa tela na pagawa nyo. Sa tela na pagagawa nyo man anumang attire ang gusto nyo. Short, bikini, o... Akala ko seryoso. Tama na doon. Ako hindi nasasagwaan. O hindi rin ako nagagalit higit sa nagsusot ng mga ganon. Pero sana naman, ilagay natin sa lugar. Yan. Pag nandun na sila sa isang position na wala na, talagang makikita na. Yung hindi dapat makita. Aba, titilisin nyo yung gaganon. Gaganon. Ang kinatatakot ko, baka mamaya malaglag yun. Wala na, bigay na. Yeah. So please. Parang nakita ko yung PA mo, naka-short din ha, sexy ha. Baka po ano sila ng husband niya kagabi, eh medyo... hindi sila prepared. Yan. Nay, totoo ba na ngayon ay best actress ka na at yung pelikula mo ay pinapadala sa ibang bansa? Yung TF mo ba ay lumaki na? Sorry, excuse me. Noon, Lilia Contrapay ako.
Ngayon, Lilia Puntapait pa naman ako. Mm. Kahit na po, meron na po akong natanggap, hindi po ako nagtataas. Hindi po ako humihingi ng dagdag. Kung kailangan mo ako, I will work with you wholehearted. Oh. Sila na lang po ang bahala kung nai ang budget ganito. Mm-hmm. Ano so far masabi niyo na parang pinaka-ayonin niyo na aspekto ng shooting? Sanay ho ba kayo mag-antay? Mga ganyan tipo. Sinasabi nila yung mga artista raw, hindi naman talaga binabayaran ng artista para umarte, pero binabayaran ng artista para mag-antay. Kukol ka lang, alas 4 na madaling araw. Alas 2 na ng hapon, di ka pa nakukunan. Di ka pa nagtetek. Yun pala, pinalitan ka na. Aray ko, sakit naman nun. Naranasan ko kasi yun, sir. Pero hindi ako nagtanim ng galit. Although nasaktan ako, masasabi ko, huwag naman ganun. Mm-hmm. Wala na sa akin yun, sir. Wala na sa akin. Yung binibigay ninyo ngayon sa akin, ni Lord, number one, parang... Nagbunga. Nagbunga, sir. Sobra pa. Parang yung sinasabi ni Mike Blarde. Siksik, liglig, at umaapaw. Umaapaw pa. Ayaw kong umaapaw kasi baka mawala naman pag umaapaw. I think it will remain. Hindi wasak. Buo. Mapunta tayo sa buhok nyo na yun. Yan ho ba, ilang taon ho pinahabayan? Pwede ho bang mahawakan? Opo, opo. Ayan po. Wala pong kuto yan. Pinatawagan po natin ang mga shampoo companies, mga kapatid, conditioner. Balita ko every month, ginugupitan nyo pala yan. Opo, sir. 1 inch po sa dulo para wala pong split and saka para maalagaan po. O ilang shampoo nga pala naubos nyo dyan? Shampoo, sir? Direct? Ay, 1 pack lang po kasi mahal naman pong shampoo. Natawagan natin lahat ng mga shampoo companies. Padalang nyo naman ako. Madali lang ako makita, no? Chinese General Hospital. Madugo mag-shooting, saan ho nang gagaling? Iinom ba kayo? Nagsisigarilyo? Oh, maliban sa mga laman loob na yun. Joke lang na yun. Kayo ba naniniwala sa mga supernatural na mga nilalang? Yung mga piniplay po ninyo yung mga characters? Noong mga bata pa ako, up to the present. Meron po yan. Kasi po, one experience I got, noong ginagawa ko yung shake, rattle, and roll, nagtaka yung cameraman at saka direct Teki, direct Glory, bakit daw ako hindi nakikita? Yung pala, merong supernatural na naka, ang ano dito sa balikat ko. Sabi ni direct, saan si Nanay Lilia? Bakit hindi ko makita? Ang ginawa ko noon, dahil hindi na po kami nakapag-take mula noon, hindi ako makita eh. Kaya take ng take si Derek, hindi ako talaga makita dahil ginaganon ako ng mga supernatural inside the house. Nag-alay po kami. Ulam, kanin, candle, and nag-offer po ako ng tray. Kung meron ho kayong pagkakataon na gumanap ng isang karakter na labas po natin dito sa konteksto ng mga aswang, magkukulang mananggal, Anong karakter ang gusto mong i-portray? Wala na po akong pangarap at gusto rin pang i-portray na ano. Bahala na lang po yung mga director ko kung ano ang gusto nilang ipagawa sa akin bilang karakter. Eh kasi po, nagawa ko na po yata lahat eh. Naging ano na rin buwa kayo sa Quezon Ab? Gumanap na kayo ng ganon? Prostitute? Prostitute naman ito. Yung ganon? Yung ganon? Oo, hindi naman. Yung ganon? Ay, hindi naman direct. Hindi naman. Huling katanungan, Madam Lilia Puntapay, hanggang kailan nyo gagawin ito? Hindi na po ako makakapagsabi kung hanggang kailan. Kasi kung sasabihin ko po, like I've said before ginawa yung talambuhay ko, sasabihin na maraming sinungaling yan. Sabi niya, mag-retire yun, andyan pa rin. So, habang buhay na lang? Hanggat po merong kukuha sa akin kaya na nangangailangan ng aking serbisyo o eto lang ako. Ayan. Sino pong pinaka-crush na crush yung artist ng lalaki ngayon? Sir naman eh. Kuy, crush yun naman, naman eh. Naman, crush naman eh. Ah, Dingdong Dantes. Ah. Paano po kayo gustong maalala? Sana maalala nyo lang ako na isang simpleng tao na kahit kunti lang ang naiambag ko.
sa ating showbiz industry na ating ginagalawan ngayon. Sana manatili lang ako sa inyong alaala. Nagpapasalamat ako sa inyo, sir, direct, at sa inyong lahat, to the whole staff, JMA5. TV5 po, ma'am. TV5, apo. Sorry. TV5, sorry. Thank you very much. Mga kapatid, hindi ayan po konti lang ang naiambag ni Lilia Contabay dahil siya po ang Queen of Philippine Horror. Yeah. Mga kapatid, Lilia Contabay, maraming salamat sa inyo. At hindi ho kaya, no? Wasak. Buo hindi siya wasak. Buong-buo siya. Ano, itiling buo. Ako wasak ngayon, pero buo ako. Yeah. Yun. Thank you.